Hi guys, welcome back to the channel. It's me, your Aniki Bench. And for today's video, ipagpapatuloy lang natin ang paggawaan ng aking My Hand-Drawn Pokédex. Kung saan, i-feature natin ngayon si number 16, 17, at 18 sa Kanto Region Pokédex na sila PG, Pidgeotto, at Pidgeot. Dito ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko sila ginawa, kinulayan, at nag-add na rin tayo ng details. Kaya naman, stay tuned and let's start the video. So, gaya ng dati, syempre, kukuha muna kayo ng reference and then mag-sketch na tayo. So, ganito ko siya ginawa. Dalawang bilog lang siya para sa ulot sa katawan. And then, nilagyan ko siya ng mga details gaya nito. Mas magiging madali siya kung beginner pa lang kayo, gumamit kayo ng mga grids. Pero kung freehand din kayo kagaya ko, so, hanapan nyo siya ng paraan para ma-form yung ganitong itsura using the reference or guide na meron kayo. And then, after ko siyang lagyan ng outline, nilagyan ko na rin siya ng kulay. At ito gamit ko ay kulay olive. Kasi wala ako ng pinaka-actual color niya. And then, brown naman dun sa other parts ng feathers niya. So, gaya na nakikita nyo, isang layer lang yung ginagamit ko at isang direction lang siya. So, isang tip din yun sa inyo, kung beginner pa lang kayo, na pag magkukulay kayo, halimbawang bilog yung kinukulayan nyo, dapat curve yung hawi nyo, or kung straight man yung kinukulayan nyo, dapat straight din yung pagkukulay nyo, isang direction lang. So ayun, tapos ang agad tayo kay PG, pumunta naman tayo kay Pidgeotto. So same lang din ng style or same ng technique, dalawang bilog, tapos wings, and then yung feet, and then nalagyan natin siya ng konting details para dun sa tuka niya, dun sa buhok niya, and then dun sa tail. So, ayun, si Pidgeotto ay second or pangalawa sa evolution ni PG. And then, ito, mas kilala siya dun sa gantong buhok, di ba? Nung mga high school tayo or nung elementary tayo, pag may gantong buhok, sabihin tayo na naka-Pidgeotto cut kaya naman. So, dito nang galing yan. So, ganyan. And then, as you can see, guys, nagdagdag ako ng ibang pose. Dinagdagan ko siya dun sa kanang pakpak niya ng parang ganyan para maiba naman. And then, ayan, start tayo ng pagkukulay. Ayan, gaya nakita nyo, at gaya na sabi ko kanina, pagpa-curve, dapat pa-curve din yung hapay or yung direction ng pagkukulay nyo. And then, doon sa mga darker parts, gumamit lang ako ng darker shade of pink. And uulitin lang natin siya hanggang sa mabuo natin yung pagkukulay natin. So, dahil wala din tayong kulay na parang flesh, to mag-improvise lang tayo. Nagamit ako dito ng kulay yellow na pen. And then, kung napapansin nyo, nag-iiwan ako ng white dun sa gitna. Parang ano siya eh, parang yun yung magsisilbing shine dun sa feather niya. And then, ginamit ko yung olive na kulay earlier dun sa shadows para kay Pidgeotto. Tapos ito, first layer na ako dun sa feathers niya using yellow-orange. Hintay ko lang siya matuyo bago ko siya i-blend. And ito, gumamit ako ng highlighter na kulay peach para dun sa kanyang tuka at dun sa kanyang paa. At nang matuyo na, ito, nalagyan ko na siya ng second layer. Ayan, kulay brown. And then, imimix ko lang siya dun sa pinang first layer ko para mag-blend. So, hindi ko sinasabi ito yung tamang way, pero ganito ko siya ginagawa para ma-achieve ko yung gusto kong kulay. And ayan, tapos na tayo kay Pidgeotto. And then, of course, last but not least, ang kanilang final evolution form na si Pidgeot. So, basically, isa lang siya malaking ibon na may mahabang buhok. So, ganito ko siya gagawin. Ibang pose naman kasi puro tayo nakatagilid para may variation. So, ayan, gaya na nakikita nyo, sketching ulit. And then, ang gusto kong maging effect dito ay parang may dadagitin siya, parang gano'n. So, kaya siya naka-front. Tapos ayan, wings lang, and then dapat mindful din tayo din sa proportion. Isa yun sa pinaka mahalagang dapat nating tandaan, no? Yung proportion sa bawat ginagawa natin. So ayan, after na kung mabura or after kung mag-outline at nabura ko yung mga pencil, excess lines, proceed na kagad tayo sa pagkukulay. And then same technique lang yung gagawin ko. First layer and then yung second layer yung ginagawa kong pang shadow. So, ayun, yung ibang artists, meron silang ibang way. Again, this is my way. Pwede nyo siyang gawin any techniques. Pero ayun, dito ko nasanay, kaya ganito ko siya ginagawa.
And then ayan, orange naman yung ginagamit ko ngayon para dun sa sideburns, ba tawag dyan. Basta dun sa kilay niya, parang ganyan. And then same goes with its tail. First layer lang to, kumbaga isang pasada lang. And then yung second layer, yung pangulang pasada, yun yung pinaka-shadow niya. So, ayan. And kung bago ka palang pala sa aking channel at gusto mong ng mga anime fan arts, Pokemons, gumagawa ako niyan sa aking YouTube channel. And yeah, consider na rin kayo to subscribe. And kung meron kayong gustong makita sa aking next videos, feel free to comment below. No? And don't forget to like this video na din para tulong nyo na rin yan sa akin para mabush yung channel ko. Baka naman. So ayan, medyo kinukompleto ko lang ito. Malapit na rin tayo matapos. This is going to be the first layer as well. So ayan, gaya na nakita nyo, isang pasada lang yan. At pag natuyo siya, papatungan ko siya ng color pencil. Ito, medyo malapit-lapit dun sa kulay niya para lang mag-blend kasi medyo halata yung linya nung color pen. So para lang mag-blend siya, ito pinapasadahan ko siya ng very very light lang yun, hindi siya masyadong madiin para lang mag-blend in. So gagawin natin siya sa lahat ng katawan niya para maging smooth yung finish. And kung hindi nyo pa nakikita yung ibang entries sa Kanto Pokédex from number 1 to number 15, available siya dito sa aking YouTube channel. Search nyo lang yung My Hand-Drawn Pokédex na playlist para mapanood nyo rin yung ibang mga Pokemons na nagawa ko na. So, ito na pala yung ating finished product. Actually, hindi pa siya finished kasi lalagyan ko pa siya ng details and description. And yeah, ito na. Lalagyan ko na siya ng Pokédex entry, ng lettering, ay pagpasensya nyo ng lettering. At ito siya sa USA. So, ayan. And that's it for today's guys. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana may mga napulot kayong mga techniques or style or anuman sa pagkukulay, sa pag-drawing, sa proportion and all. And ayan, sana masubaybayan nyo ako sa aking My Hand-Drawn Pokédex hanggang makompleto natin yung Kanto Gen 1 Pokemons. And again, hindi lang Pokemon sa ating ginagawa sa channel ito. Meron din ako mga fan art videos and mostly sa every Sunday ko siya nilalabas. And ayun lang, kung meron kayong gusto makita sa ating mga next videos, feel free to comment below, no? And then like nyo na rin and subscribe na rin para updated kayo sa mga next videos ko. Kaya naman, dito ko natatapusin ang video. Kita-kita ulit tayo sa ating next video. Again, my name is Aniki Bench. Paalam!